Hello guys, meron tayong isang simpleng recipe. Yung kang ano, yung kangkong na stir fry, kangkong a la choking. So what we have here is a kangkong ito na himay na nagasa na siya. Meron tayong oyster sauce. Meron din tayo ng seasoning, may magic sarap. Bawang at saka butter. So simpleng-simple lang yung ating gagawin pagluluto. So umpisahan natin. So siyempre, bubuhayin natin yung kalan, no? Diba? Yan. So, umpisa, medyo low heat lang. Kasi pag ano, masusunog siya. So, medyo hinaan natin yung apoy. Yung sa palagay natin, hindi siya masusunog na, ano, yan. So, yan, pag may init na, ihuhulog natin itong butter. So, mas better na marami ang bawang para mas lasan-lasa siya. So, sa butter natin siya lulutuin. Ito, guys. Tunawin lang natin. So, simpleng-simple lang recipe na to. Pag yung talagang medyo tamad na tamad yung magluto ng mga heavy meals, pwede mo itry ito. So, sa butter natin siya lulutuin. Actually, ang ginamit ko dito is table margarine. Kasi wala akong available na butter. Pero, pwede na rin to. Ayan. Bali, yung kangkong ko, dalawang tali lang yan. Dalawang tali lang yung nabili ko, which is amounting of 2 dirhams. And then, alat kasi kapag ano. Kasi ito yung request ng aking prinsesa eh. Pagluto ko daw siya ng kangkong. Aba, mabuti naman. Natuto siyang mag-ano ng kangkong. So, lagay na natin yung bawang. Galing sa Magic Sangkalang. Yan. Pag mga cowboy na luto, yan, pwede na to. Yan. Medyo papulahin na lang natin ng konti bago natin lagyan ng seasoning. Yun, nagpapasarap sa stir fry na kangkong eh. Kalat nyo ng konti para pag lalapat nyo ng kangkong. Ano siya? Although yung kawali ko, wag nung anin yung kawali ko, non-stick to. So, medyo natanggal na yung kulay itim niya kasi yung itim niya yun yung pinakaano dati ng kulay niya. So, kasing luma na ni Lola tong kawali. Kaya, forgive me para sa aking pagluluto ngayon. So, simpleng-simpleng recipe lang to. So, antayin natin. Then, habang hinahantay natin, kukuha tayo ng panggupit kay Magic Sarap. Kalat pa ng kusina ko kasi kauuwi ko lang. Gupitin natin si Magic Sarap. Para nakapiripure na siya. Ang bango. Ang bango ng amoy ng butter and garlic. Yan. Butter garlic yan. Hindi ko pala napapakita sa inyo kung paano gumawa ng crispy sweet garlic chili flakes na talaga namang gaganahan ako sa pagkain. By next time na magluto uli ako pag may umorder, luluto tayo guys and then ating aanin siya. Binalik ko na sa may-ari yung ano. So, eto siya. Nag-aanin na siya. Kailangan lang natin papulahin ng konti para masarap siyang maingay ang background ko kasi naglalaba ako. Kailangan mapula siya. Kailangan mapula talaga. Ang pagluluto, meron din ito tinatawag na passion o yung heart. Kailangan na pag nagluluto ka, para maging masarap siya, kahit simpleng putahe lang yan, mapapasarap mo siya. Basta alam mo yung, ano, kahit ilan lang yung sangkap niya, mapapasarap mo siya kapag alam mo kung ano, kung love mong magluto, kumbaga. Yan. Hindi man tayo mga kusinera, kusinero, pero yung mga simpleng ganitong recipe lang na pwede natin i-ano,
Ito yung tinagalap. Busog-lusog ka talaga sa sarap. So, lagyan na natin itong seasoning. Konti lang naman. Diba? Bango. Ito yung magpapasarap sa ano eh. Talasa nung bawangan. Kung gaano ka dami, depende yan. Makikita, itansyahin nyo na lang. Ito yung tinatawag na patcham or tansyahan. Pero, wow. Super sarap. Ang bango. And then, i-add na natin si Magic Sarap. Yun nila kasi simple, guys. Diba? Oh, Magic Sarap. Baka naman. This is an unpaid, ano po ha? Video. Hindi po siya ano. Talaga lang alap ko siyang gamitin. Medyo hinaan ko yung apat kasi nilakasan ko. Medyo i-medium uli natin. Yan. And at this point, i-shake po natin ang ating oyster sauce. Lagyan po natin siya ng mga ilang patak lang. Yan. Yan. Yan po yung mga magpapasarap sa ating kangkong. Then, atin pong haluin ng konti. Yan. Kita nyo naman, di ba? Tsaka natin ngayon po ilalagay itong si kangkong. Yan. Medyo marami yung kangkong ko, ah. Sarap ng amoy po. Yan. Hintayin lang po natin yan na ano. Medyo ma laya ng konti. Ang tawag namin sa Tagalog, yung medyo malanta. Laya. Yan. Pag nalaya na po yan, pwede na siya. Huwag niyo po sa sabawan kasi ito po yung tinatawag natin na magkakaroon na siya ng kanyang sabaw. Sarap ng kain ng prinsesa ko neto. Ito yung kanyang request eh. So, hanap tayo ng pwedeng itakip. Nasa yung mga takip. And then, sorry po ha, makalat ang aking... Yan, takpan muna natin for a while. Para lang po maano yung... And then, pag naluto na ito, guys, ipapakita ko sa inyo. Yan, medyo... Ano? So, yan po yung aking short video for tonight. Ang stir-fry na kangkong na ala choking. Alam kong hinahantay yung resulta eh. Mahirap pong mag-video habang nagluluto. Awak mo yung ano. Wow, ang sarap. Akala mo sunog, hindi. Kasi yan po yung... Wow. Wow, panalo. Lagi po natin ilolo yung lights natin. So, yan. Mamaya po okay na to. Ilalagay ko na sa baunan niya dahil bukas papasok siya. Yan, para baon niya na. Bagong recipe sa kaya. Ang gusto niya, adobong kangkong. Sabi ko, ang asin noon. Ayoko yun. Acid na naman. So, para maiba-iba ito na. Diba? Hindi ko pa po kasi nagagamit yung aking air fryer eh. Kung may ano po, masarap sa air fryer to. Pakuluin lang po natin ng konti and then we're done. So, yan po. Yan po yung stir fry kangkong ala choking. Panalo ang lasa. At panalo rin ang aking washing. Habang naglalaba, nagluluto. O, diba? Sa angka pa. Sa Super Lola. And yan na po. Done. Yan po yung itsura niya. Pagkalami, oy, sabi po ng mga Bisaya na kaibigan ko, lami, lami. So, thank you guys for watching. And then, kahit pa paano, may simpleng recipe tayo na pwede nyo pong i-copy. Then, try nyo po para makita nyo kung gaano kasarap yung luto ni Lola. Thank you so much for watching. Till next.